Matapos magtapat ng kanyang lihim sa dalaga at makita kung gaano nasaktan nito, isang panalangin at hiling na lang ang tanging nais niya na sana ay pakinggan siya ni Jasmine at mapatawad. Pero bago muna tayo magpatuloy, mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga darating ko pang mga video. Bahala na kung ano magiging kahihinatnan, basta buo na ang loob niyang hindi-hindi niya susukuan ng dalaga. Mahal niya ito at seryoso siya sa nararamdaman niya kay Jasmine. Matapos makabawi sa pag-iyak, ay naupo naman ang maayos ang dalaga. Timtim lang itong nakatingin sa baso ng kape na nasa harapan nila. Sabay-sabi ng, "Peke lang bang lahat ng pinapakita mo noon, Kevin? Parti lang ba ng laro mong lahat ng pinagdaanan natin noon?" Seryosong sambit niya dito. Agad naman sinagot ng binata na hindi. At pinaliwanag sa dalaga kung saan nagumpisa ang lahat. Na-challenge ako na makita ko ang reaksyon mo sa school. Hindi ka katulad ni ibang babae na kakasalamuha ko. Sa swerte, hindi ko inaasahan na sa bahay ka pa ng tita ko nanunuluyan. But the moment na hinalikan kita sa park, doon na nagbago ang lahat. Pinilit kong labanan ang nararamdaman ko pero iba ang naging tama ng halik na yun. Na kahit saan man, at kahit anong gawin ko, para akong preso na hindi makawala. It's not my first kiss, pero ang halik na yun ang pumuka muli sa puso kong matagal ko nang nilibing. Hindi ko naman inaasahan na mangyayari yun. Nasap ako pa nga ang pader sa banyo dahil nilalabanan ko ang pagmamahal na yun. Pero wala eh, mahal kita, na kahit sa bandang huli, ako ang talo. Seryosong paliwanag sa kanya ni Kevin. Hindi niya naman maintindihan ang kanyang nararamdaman. Nasa utak niya ang kapatid, pero sinisigaw ng puso niya ang nararamdamang pagmamahal niya sa binata. Hindi niya magawang magalit dito. Tila ba pareho lang sila naging biktima ng sitwasyon, lalo na't narinig niya ang sinabi ni Kevin tungkol kay Jane. Ang babaeng greatest love mo, sino siya? Gaano mo siya kamahal? Bakit siya nawala? Anong nangyari sa kanya? Walang pakundang ang sambit niya kay Kevin. Desidido na siya sa mga oras na to. Gustong gusto niyang alamin ang lahat tungkol sa nangyari sa nakaraan at anong tunay na nangyari sa kapatid niya. May pagtataka man si Kevin kung bakit naitanong ng biglaan ang tungkol kay Jane. Pero hindi naman siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi na rin ang tungkol dito. Ang pangalan niya ay Jane, ang babaeng minahal ko nang seryoso noon. Siya ang babaeng kauna-una ang pinakilala ko sa mga magulang ko. At handa kong pakasalan siya sa tamang panahon. Maayos ang punong-puno ng pagmamahala ng relasyon namin. Pero, unti-unti na lang itong nagbago. Nagsimula nung umiiwas na siya. At kalaunan, inakita ko na lang na may kasama siyang iba. Nung nakita ko ang mga picture na yun, parang tinarak ang puso ko. Hindi ko akalain na niloko ko ng babaeng minamahal ko. Iniwan niya ako ng walang paalam at sumama sa iba. Kalaunan, nalaman kong naaksidente siya at tuluyan ang namayapa. I hate her. Bakit kinagawa sa akin ang ganung bagay? Samantalang, hindi naman ako nagkulang ng pagmamahal sa kanya. Lahat ng gusto niya binigay ko. Pero, mas pinili niyang iwan ako ng walang paalam. Matapos masabi yun ni Kevin sa kanya, ay tila parang nag-echo naman ang mga salitang I hate her ng paulit-ulit sa sistema niya. At di niya naman napigilan ng mainis dito at magalit. You hate her? She's my sister. Sabay tingin ng seryoso sa binata sa wangis na may galit. Napatras naman ang bahagya si Kevin nang marinig ang mga sinabi ni Jasmine at tila punong-puno ng pagtataka ito. Nagulat naman siya, hindi niya akalain na ang babaeng minamahal niya noon at ngayon ay magkapatid pala. Nagmistulang statwa naman ang katawan niya. Kapatid ko ang babaeng sinasabi mong nanloko sa yacht ng iwan. Tama ba, Kevin? Niloko ka ba talaga niya? At iniwan? O ikaw ang nanloko at sumira ng buhay niya?
sambit ni Jasmine sa harap ni Kevin. Sa mga sandaling iyon ay wala nang kurapan pa. Itatanong ang mga tanong pagmula pa noon at sasagutin ito ng diretsahan. Ikaw ang sumira ng buhay ng kapatid ko. Dahil sa iyo, nawala ang kapatid ko. Pinoprotektahan? San banda, Kevin? Kasi kung pinoprotektahan mo siya, hindi siya uuwi ng bahay na puro pasapasa ang buong katawan. Napakabata pa ng kapatid ko para mawala sa mundong to, Kevin. Hindi mo siya pinoprotektahan. Pinabayaan mo siya, kaya siya nawala sa atin. Tapos, sasabihin mong mahal? Your greatest love? Tapos niloko ka at iniwan? Kasinungalingan, Kevin. Saksi ako mula umpisa sa pagmamahalan niyo. Alam ko lahat-lahat. Kung alam mo lang kung gano'ng kanyang amahal, na sa bawat pag-uwi niya, wala siyang ibang mukhang bibig sa akin kundi ikaw. Ang lalaking balang araw na ipakakasalin niya at mga kasama niya habang buhay. At hindi ako susuko hanggat hindi siya nabibigyan ng hustisya. Niniwala akong hindi aksidente ang nangyari sa kanya, Kevin. At sisiguraduhin kong mananagot ang may kagagawan sa kanya. Nang marinig iyon ni Kevin mula sa babaeng minamahal, ay parang tinarak naman ang kanyang puso. Siya yata ang pinaglaruan mula umpisa. Gulat ka? Masakit ba? Ang mapaglaruan mula pa sa umpisa? Walang kwenta ang pagmamahalan natin dahil mula palang simula ay laro lang lahat ng ito. Tulad yan ang sabi mo. The game is over. Tapos na ang pagpapanggap at pagmamaang-maangan. Pinagpustahan niyo ako. Pinaglaruan lang din kita. It's a toy. Pero akong nawala ng kapatid, Kevin. Nawala ng minamahal sa buhay. Napayoko na lang si Kevin at pilit na pinapakalma ang sarili. Parang history repeat itself lang din ang nangyari. Parehong magkapatid, pareho niyang minahal, pareho lang din siyang pinaglaruan at niloko. Pero sadyang mapaglaro ang puso. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman sa dalaga. Gusto niya mang magalit dito at parang nais niya nang ihulog ito sa dagat dahil sa inis. Pero mas nangingibabaw pa din ang pagmamahal niya dito. Iba ang paniniwala niya patungkol sa ginawa ni Jane sa kanya. Subalit iba din ang paniniwala ni Jasmine. Kaya maliban sa nasasaktan sila pareho, ay gulong-gulo din ang kanilang isipan. May mali sa sitwasyon. Magkakaiba ang panig na alam nila. Ang alam niya ay niloko siya ni Jane. Pero ang alam naman ni Jasmine ay niloko niya ang kapatid nito. Siguro sa'yo, laro lang lahat ng ito. Pero nasabi ko na ang dapat kong sabihin sa'yo. Totoong lahat ng yon. Pinagpustahan ka namin noong una. Pero habang nagdaraan ang mga araw na nakikilala at nakasama kita, ay nahulog ako. Nahulog ako sa'yo at minahal kita ng totoo. Mula pa ng araw na una kitang mahalikan, hindi ko na mawaring nararamdaman ko. Tugon ni Kevin habang nakataliko dito sa dalaga at nakatingin lang sa dagat. Ilang segundo din nabalot ng katahimikan ang pagitan nilang dalawa. At dahan-dahan namang tumingin si Jasmine sa gawing kanan niya kung nasaan nakatayo ang binata. At agad na nagsabi ng, kahit sabihin pang totoo at tunay ang pagmamahal mo, at kahit sabihin ko ding mahal kita o may nararamdaman ako sa iyo at mahal natin ang isa't isa, parehong hindi pa rin pwede ipagpatuloy ang pagmamahalang to. Nagsimula ito sa laro at matatapos ang pagmamahalang ito ngayon. Dito mismo sa lugar na to, dahil mali ang pagmamahalang ito, Kevin. Maling-mali. Mga katagang sinabi ni Jasmine habang nakatingin lang sa binata na tumutulo ang luha. Sumakto naman sa pagharap ni Kevin ay kitang-kita niya mismo sa mga mata ni Jasmine ang mga luhang nanghihinayang sa pagmamahalan nila. Dahan-dahan naman siyang lumapit at tumabi sa dalaga. Hinawakan ang kamay nito at dahan-dahang hinalikan. Hindi mali ang pagmamahalang ito, Jas. Walang mali. Wala nang pakialam pa kung anong sasabihin nila. Pera lang yun at kayang-kaya ko silang bayaran. Ang importante ikaw. Ang pagmamahalan natin.
Mahal kita at mahal mo ko. At nararamdaman ko ang pagmamahal mo na yun. At kayang-kaya nating lampasan to. Pero kahit na ganun pa ang sinabi ni Kevin, ay nanatiling sarado ang isipan niya. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Kevin? Ikaw ang ex ng kapatid ko. Sa isipan namin ni Ina, ikaw ang dahilan ng pagkawala niya. At kahit nasabihin pang wala kang nagawa sa pagkawala niya, tingin mo ba tatanggapin niya ang pagmamahalan natin ito? Hindi, Kevin. Hindi. At kahit kailan hindi niya tatanggapin yun. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Nalangit ka, lupa ako. Mayaman ka, at mahirap ako. Isa akong tagasilbi at ikaw ang pinagsisilbihan. Isa akong katulong at ikaw ay anak ng mayaman. Baka mapalayas pa kami at mawalan pa ako ng scholarship dahil sa pagmamahalang to. Na maling-mali naman mula umpisa. Nang marinig iyon ni Kevin, ay mas lalo namang hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Tila ba, nagpapahiwatig ito na hindi niya bibitawan ang pagmamahalang iyon. Ipaglalaban kita. Ipapanalo kita. Ikaw lang pipiliin ko. Kahit ano ba man ang mangyari. Ganon kita kamahal, Jess. Hindi ko hahayaan na mangyari ulit ang ginawa nila kay Jane. Tutulungan kitang alamin ang buong katotohanan. Magkasama tayong aalamin natin ang lihim ng nakaraan. Walang bibitaw. Mahal, magtiwala ka lang. Makakamit natin ang hustisya para kay Jane at matatanggap ng lahat ang pagmamahala natin. Timtim namang tinitigan nila ang isa't isa at walang iba nakikita sa kanilang mga mata kundi ang labis na pagmamahal nila sa isa't isa. Kahit gano'n man ang galit na dala ng nakaraan, mas matimbang pa din ang pagmamahal nila. Sa matimtim na titig ng mga matang puno ng luha, ay dahan-dahan namang naglapit ang kanilang mukha at dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na punong-puno ng pagmamahalan at tiwala na anumang hamon ay kayang-kaya nilang lampasan. Nang gabing iyon, ay nagkalaman ng mga lihim, nagalit, nasaktan, ilang luhang dumaloy pero nagkapatawaran. Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo ng mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsaka pupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!